Hi, what's up mga Lodi? Back again with another video. Ang pag-uusapan natin ngayon is a product review ng Optimum Nutrition Serious Mass. At panoorin nyo yung whole video para makuha nyo rin yung mga tips natin dun sa intake nito at paano natin mamamaximize yung bote o yung serving ng product na ito and para pasok rin siya dun sa ating budget. So stay tuned guys! Hey, ayun nga guys, salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pasab na rin guys dito sa channel na ito to show some support para tuloy-tuloy yung pag-impart natin ng information sa inyo guys para matulungan kayo dun sa pag-design nyo sa pagbili ng mga supplements na yan, mga health supplements. Okay guys, salamat. Okay, so huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sinulat ko dito sa aking munting kodigo yung laman dun sa supplement or dun sa nutrition facts. So, doon natin titingnan yung per serving niya kung ano yung laman nung Optimum Nutrition Serious Mass na to. So, doon per serving niya, yung per serving yung nakalagay doon is 2 scoops. So, in 2 scoops, meron siyang 334 gram 2 scoops. So, that means malaki yung scoop. Mga 150 plus grams yung per scoop niya. So, 2 scoops noon. Then, kung magto 2 scoops tayo every day, yung tub na around, I believe is 6 pounds na tub, maglalast lang yun for 8 servings. So, let's say everyday ka nagtitake nito, so 8 day supply lang yun. Okay, so yung 2 scoops, ang calories niya 1,258 1,250, ganun. Protein niya for per serving, 50 grams. Fat is 2 grams. Carbs niya. So, yung mga macros lang yung tatalakayin natin dito. So, yung macros niya is 255 grams ng carbohydrate per serving. Sugar niya, which is also part of ng carbs, sugar niya is 20 grams. So, what do I think about the formulation dun sa Serious Mass na to? Actually, in my own opinion, guys, itong Optimum Nutrition Serious Mass is magandang formula. In terms of if you want something to add calories to your diet, maganda siyang kuhanan ng additional calories and carbohydrates. So, I would usually recommend, kasi may mga pupunta sa amin, bumibili nito, I would usually recommend for customers or my clients na to take lang is 1 scoop. Bakit? Bakit 1 scoop? Eh, sabi nga dun sa intake, 2 scoops eh. Yung serving nga is 2 scoops. O nga, nakalagay doon 2 scoops, 1,200 calories per serving. Etong klase na to, I would suggest pa rin, yun nga yung pang sinasabi ko dun sa videos ko before, this is a supplement. So, it will supplement your protein, your calories, or yung additional meals. But I would suggest take 1 scoop is because 600 plus calories is around 1 hefty serving na yun ng meal. So, it's another meal na rin yun. And with 600 calories, may 25 grams ka na protein, may 120 plus ka na carbs, which is mataas yun. So, kung ikaw ay hard gainer o payat ka, gusto mong mag-supplement, mag-additional supplement na protein or, I mean, ng weight gainer na to, mass gainer na to, napakagandang formula siya. Pero, just in my own opinion, in my suggestion, guys, take 1 scoop lang, 1 scoop every day. So, this product would last for at the very least 2 weeks or kung gusto mong i-budget siya, yun na nga, yung tips natin dito, i-budget mo siya, go for every other day na scoop. So, 1 tub would last for 1 month and yung intake mo na yon is 600, di ba, 1 scoop. So, the next day, hindi ka mag-i-intake. Gamitin mo siya o take from the cup, take calories from food, from real food sources. Kumain ka ng mas maraming rice on that day para at least ma-equal to calories dun sa hindi mo nakuha dun sa supplement. So, kung clear tayo, like let's say, example, Monday. Monday, may 1 scoop ako ng 600, additional 600 calories dun sa diet ko. Okay, good. Tuesday, hindi ko siya iinumin. Kakain ako ng mas marami. At the very least equal to 600, around 600 calories na pagkain. So kung talagang gusto mong, ayun nga, the next day, Wednesday, so may 1 scoop na ako, so yun, 600 calories na yun. So yun nga, kung gusto mo talagang mag-gain ng weight, more on like yung mission mo, yung talagang goal mo is to gain weight, kailangan may excess calories ka. So let's say, like for myself, as an example, for myself, although ano lang siya, yung numbers na to is parang example lang, no? So, it only takes around excess of
500 calories every day para sa akin, 500 calories every day dun sa diet ko to gain weight. And that means kailangan every day may excess ako at least 500 calories every day. So Monday kailangan may excess ako 500 calories. Tuesday 500 calories, up to Sunday 500 calories. So by that week, at least magigain ako ng weight. Paano ko malalaman 'yon? Papanoorin niyo dapat 'yan dun sa mga next videos ko on how to count calories and then nga paano talaga ma-maximize yung supplementation niyo at yung food in order to gain weight or gain mass. 'Yan. So balik tayo dun sa review na 'to. 'Yun nga sabi ko, one scoop a day. Okay, go with one scoop a day, good for 2 weeks. Every other day, good for 1 month. And dun sa in-between na hindi mo tinintake to, kain ka na mas marami, around 600 calories. Paano mo malalaman? Go check online, how much is yung 1 cup ng rice? Ilan yung calories nun? Ilan yung calories ng, let's say, 100 grams o 1 cup of like chopped chicken breast o cooked chicken breast? O yung half na chicken breast, anong calories nun? Lahat ng information na yan, guys, online makikita. So, nung nagka-count rin ako ng calories, ganun ginagawa ko. Sabi ko, 150 grams of cooked rice, ilan ba yung calories nun? Oh, okay, so ito pala. So, ito isisikin ko to for this meal number 3, meal number 4, ganun. Yun. And then, again, kasi nga, ang product review natin is from ON. Kung tatanungin nyo, magandang formula to, magandang supplement to. That is because yung sugar niya, guys. May mga supplements niya na pag tiningnan mo dun sa supplement facts, mataas yung calories, mataas yung carbs, pero yung sugar napakataas din. Maabot ng mga 50-60 grams ng sugar per serving. E ito nga, 2 scoops, 330 grams of yung product, 330 grams yung 2 scoops, pero only 20 grams of sugar. So, hindi pa yan lalagpas ng 2 tablespoon kasi 1 tablespoon is 15 grams. So, that means maganda yung formula. Hindi sila kumukuha ng, hindi nila ginagamit yung sugar to increase yung calories. So, iba yung source nila. Too bad, hindi ko makita yung other ingredients here. But based on my experience rin, na-check ko na yan before when I was talking to a client, yun nga, good quality yung carb sources niya. So I won't say na hindi siya maganda to add on to your supplementation. Kung ang goal mo talaga is to gain weight or you're looking for a mass gainer or weight gainer, maganda tong product na to. So ON Serious Mass. Yun guys, just quick review tayo, no? So number one, kung pasok sa budget mo, kung okay ka naman bumili nito for like, let's say, month supply, so gamitin mo is 2 tabs. 2 tabs nito, then 2 scoops, the recommended intake. So that means mga 16 days lang siya. 16 days lang. Kasi ang per serving nito is 8 per tab. Yung 6-pound tab. O bumili ka ng isang malaking bag. So around 16 servings yun. Pwede mo siyang i-budget. Oh, kasi 1,000 calories, I won't suggest na i-take mo yung 2 scoops in one go. Yun nga pala. Say, first meal mo is ito, let's say, kasi nagmamadali ka. As an example, let's say, first thing in the morning, mag-1 scoop ka. Okay? Then, if possible, lagyan mo ng fruits. If not, just kung nagmamadali ka o nasa budget mo, wala sa budget mo, then just take the 1 scoop. Afternoon, kain ka ng breakfast. And afternoon is another meal. Then after 2 to 3 hours, take ka uli nito. So after siguro ng mga lunch, mga 2 to 3 hours, mag-take ka uli ng isang scoop. So that's 2 scoops na yun. So I would not suggest, guys, na yung 2 scoops isabay mo tas inumin mo. That's 1,200 calories in one serving, in isang upuan. It's optimal to distribute siya throughout the day. So, less rin yung magiging na full ka, hindi ka makakain kasi ang laki nun eh, 330 grams of powder yon na iinumin mo. So, mabubusog ka nun. So, wala ka ng space for another meal o matagal pa yung waiting time mo para kumain nun kasi puno ka eh, busog ka. Unless ikaw yung marunong mag-force feeding, so wala tayong pag-uusapan, di ba? Yun nga, ayun, napapalayo na tayo. Ayun nga sa mga Lodi, yan. Yan yung review natin dun sa product na ito. Kung may tanong pa kayo, may added questions kayo dito sa product na to, just leave your comments down below. Sasagutin natin yan. And kung meron kayong mga suggestion na mga product review na gusto nyong
itackle natin dito sa channel na to, yun, pakiiwan na rin ng comments. At kung may naiwan ako na nakalimutan na information dito, pakidagdag na lang guys. Tulungan tayo dito sa channel na to, diba? So yun, I will see you on the next video.